Guys, this is Mark Max. Mga koto, shout out kay jeepdoctor.ph for very inspiring video sa kanyang mga auto DIY repairs and also dun sa mga scanning niya. So, hindi kami magkakilala pero shout out sa kanya. So, eto, D4D. Noticeable yung black smoke niya every time na mag-RPM. So, what we are going to do is, kasi to year 2007 to, Innova, 2007. What we are going to do is, clean the intake manifolds, including this one, and also the EGR systems, yung EGR niya. And also, linisan din natin yung filter cabin na to. At saka yung mga, tingnan natin kung ano yung itsura ng air cleaner niya, or yung air filter niya rin. So, later on is, i-open up namin itong engine to para i-open up namin tong filter cabin na to at linisan natin yung EGR and siguro itamay na rin natin yung mga intake, ito mga air duct na to para sa turbo para at least malinis na rin sya at mawala yung oil spill dito. And then dito, ayan, kita nyo naman noticeable yung tinatawag na blow by gases na may kasamang oil. So, hindi naman siya loose compression. May blow by gases is a bit that was naturally sa mga isang diesel engine. So, linisin natin yung EGR. Ano ba yung EGR? Yung EGR is yung emission control ng isang mga unit. It was started 1996 may mga manual EGR. Then, the year 2005-2007 naging electronic na yung EGR. So, ang meaning ng EGR is yung exhaust gas recirculation valve. So, marami kayong mga, meron dun iba is binablank nila yung EGR o kinocondemn na nila o pinapatay na nila yung papasok dun sa mismong EGR system. Kasi ang reason daw is dumudumi daw yung mga air cleaner, yung mga intake manifolds, lalo na yung maksami manifold kasi yung suit. So, yung EGR is yung emission control ng mga vehicle. So, hindi ko ina-advise na i-blank siya kasi emission yan. So, kailangan maalis natin yung NOx na tinatawag, yung nitrogen oxide. Tatlong chemical kasi yung harmful na nilalabas ng makina. The diesel, especially is yung pinaka ano talaga is yung nitrogen oxide. So one way to control it is yung EGR system. So linisan natin yon. So wala akong ibibigay na against dun sa blanking o ng EGR kasi choice nila yon. So sabi nila is may additional power. Yes, it's true, meron. Pero hindi mo siya manonoticeable. Manonotice kasi once you are in a high RPM or you are in a open throttle, automatic magsasira yung EGR. Bukas lang naman ng EGR system. Once your engine is in idling position at saka nagwa-warm up siya, doon lang bumubukas yung EGR. So, meaning pag nag-high throttle na tayo, yung EGR is naka-close na yun. So, bumubukas lang siya if ever na nagsosobra yung reading ng combustion na parang oops, kailangan mong bukas kasi marami kang unburned fuel. Yun lang. So, balikan namin kayo after nating baklas yung prons and then bigyan namin sa inyo lahat yung video after that. So, sa ngayon is magbabaklas kami nung mga kailangan parts and then video ko rin again later. So, ayan guys. Natanggal na natin yung air cleaner and also the air duct. So, dun sa air cleaner niya, masasabi ko is masyadong matagal na siya kasi talagang itsura niya barado. So, isang way pa rin yun kung bakit nag-iitim yung usok is dahil barado yung air filter or kaunti na lang yung nakukuha niya. And then, noticeable nyo yung langis na yan, no? Sa turbo. Hindi yan galing sa turbo. Galing yan dito. Yan is galing
dito. So, yan yung positive crank case valve na nahihigop niya, binavacuum ng makina natin. So, yan yung mga blow-by gases na pumupunta sa intake manifolds or sa system natin. So, I do always recommend na maglagay ng catch can para hindi na nakakahigop ng langis yung makina natin. Pero at this moment, wala pa kasi kaming catch can na nabibili. So, naka-order naman na. Iniintay na lang siyang dumating. Pero, syempre, costly pa rin yan. Mahal pa rin. So, check nyo yung mga online shopping. Meron kayong makikita na catch can. So, i-update ko kayo once na mailagay yung catch can para hindi na nakakahigop ng langis yung system natin. Kasi, pag meron langis sa system natin, is one thing na magkakaroon pa rin siya ng soot o yung tatawag nating carbon ng isang sasakyan. So, yun yung ini-eliminate natin makapasok sa makina para hindi siya masira. So, patay-utay natin siyang tatanggalin. Tatanggalin natin to, and then tatanggalin natin tong fuel line na to, itong linyang to, kasi ito is nakaharang siya dito sa intake manifold. Tatanggalin natin yan para lahat yan is para magkaroon tayong greater access at malis natin itong buong intake manifold at malinisan natin. And then makita natin lahat ng ports dito sa loob na to. So makita natin yung ports dyan. And also malinisan din natin yung ports nito. Itong tubong to. Kasi ito yung nakadikit sa mismong EGR. So update ko ulit kaya. So, ayan guys, na-remove natin tong throttle body. Ayan yung throttle body. So, ayan yung papunta sa EGR. So, ganito yung pag-alis niya ng nuts. So, kung yung nut is galing dito, dapat dyan lang din siya babalik. Yung continuator nito dito galing, dapat dyan lang din siya babalik pag nagbalik tayo. Kasi, kahit parehas sila ng size, parehas sila ng haba, pero magkaiba sila kahit pareha sila ng thread, may sometimes na hindi sila parehas pagdating sa thread na kinainan. So as much as possible, we are trying to eliminate na magkaroon tayo ng retreading process. Ibig sabihin, napalipat niya, parehas na parehas sila, napalipat siya dito, bigla na lang bakit ganun yung kain ng thread, mahigpit, eh pares lang naman sila. So, yun yung ini-eliminate natin. So, kailangan, yung proseso natin kung saan siya galing, dun din natin siya ibabalik. So, ito yung throttle body. Ayan. So, ito yung throttle body. So, yung throttle body is composed siya ng, ito yung electronic throttle body ito. Kasi wala siya, ito yung mga tinatawag nilang cableless. So, ito is electronic throttle body. Ito yung kanyang throttle, electronic throttle, o yung mga tinatawag nilang yung iba is servo. Ito yung servo mechanism. Yan, nakikita nyo na yan, halos yan yung servo mechanism. Itong kabilang ito, ito yung throttle position system, yung throttle position sensor natin. So, kita nyo naman kung ano yung itsura ng throttle body natin. Ganyan siya kadumi. Dahil doon sa EGR na nagmamalfunk na. Kaya maitim yung usok niya. Plus, kumakain pa siya ng langis na galing dito. So, nagkikreate siya ng suit. So, guys, once nalilinisan niyo to, itong throttle body na to, guys, mga kauto, tatanggalin niyo tong mga electronic na to. Hindi niya siya pwedeng basain ng kahit anong chemicals na non-related sa electrical. So, kahit nga related sa electrical, yung mga electrical cleaners, hindi rin namin ina-advise. So, as much as possible, i-keep niyo to, alisin niyo to dito sa pagkakabolt nito kung lilinisan niyo itong throttle body, which is tatanggalin din naman namin ito mamaya. So, sa ngayon is
tatanggalin muna natin lahat ng kailangan natin linisan bago tayo magsimulang maglinis. So, sa ngayon is continue muna ako sa pag-aalis. So, guys, tatandaan nyo rin yung mga wires kung saan ang galing. Okay? Marami tayong mga sensor wires or sensor harness dito. So, maging careful tayo kasi electronic na tong sasakyan ko. This being run by the computer, yung system niya. Although naka-timing pa rin naman siya, timing belts, kaya lang yung firing order niya is run by the computer na yan. So, yung kung kailan niya papuputukin yung piston 1 is computer yan nagbibigay ng at kung gaano kadami na diesel ang ibubuga niya o kung gaano katagal niyang bubuksan yung injector natin. So, guys, kasi pag gantong nagtatanggal na rin tayo rito, normally, pag nagtatanggal ako ng AGR, para nagiging previs ko na lang sa customer na i-check ko yung injectors. So, guys, huwag nyo basta tatanggalin yung injectors. Ito yung linya niyan, magkabila. Ito yung linya sa fuel, ito yung linya ng electronics. Huwag nyo basta-basta tatanggalin yan. So, maging careful kayo dyan. So, kailangan lagyan nyo ng number or tagging yan na kung saan siya naka-connect yung wires. Plus, kung saan nyo inalis yung injector, dun nyo rin lang siya ibabalik. Hindi nyo siya pwedeng ilipat sa iba. Kasi, electronic siya at yung system niya o yung system ng computer kung paano siya binasa, dun siya nakakalibrate. So, ibig sabihin, calibrated siya ng computer. So, ganun niya babasahin yung ililipat nyo dito kung nagkamali kayo. Although, aandar, pero as much as possible, huwag nyo siyang pagbalibalig na rin kung hindi rin lang naman bago yung bago yung injector na ilalagay nyo. Okay lang yun sana kung bago. So, continue lang muna tayo sa pagbabaklas. Sa so, tinanggal din natin itong mga fuel line going to electronic fuel injections, injector. So, para magkaroon tayo ng greater access kasi pagtatanggalin na natin ito. So, ito na tanggal ko na yung tornillo niya is tatlo lang naman siya. Dalawang nut, isang bolt type. So, try natin yung so, check muna natin to. So, kita nyo naman na hindi man ganun ka-visible. So, try natin na hindi man siya ganun ka-visible para sa inyo. Pero itsura kasi nito, sa dilim na ito. Dapat kasi ito, kakulay din ito. So, yan, kita nyo. Ayan, yun, medyo nagkakaroon na ng konting liwanag ang buhay. Kita nyo na yung dumi, yung carbon nyo. So, madumi na yung manifold niya. Plus, sana, maayos pa itong AGR. Tingnan natin. So, don't forget na tanggalin yung mga linya na yan. So, may katulong na ako, may kasama na ako ngayon. Magalis. So, okay. Ayan. So, natanggal na yung linya. Where the vacuum process. So, ayun. Ayan, kita nyo. Puro carbon siya. Puro soot. So, come on. Tumuto ka. So, isipin mo kung gaano karami yung carbon yan. So, yung build up na yan, papasok yan sa makina. Isipin nyo yan, nakalabas na yan siya. Oh. So, papasok yan sa makina. So, imagine nyo na lang kung ano yung itsura din ng intake manifold after naming maalis. So, sa ngayon is, bibili muna ako ng mga cleaning agents ng nagagamit. Ano, yung normally, most mura lang naman. Normally, sabon, palaba, diesel. And then, syempre, basahan. So, sa ngayon, bibili muna tayo. So, iiwan ko muna yung lahat ng piyesa. So, habang may kasama ako, nag-aalis naman na. So, at least. So, don't forget again, yung mga electronics natin is i-dismount natin bago natin siya dinisan. So, intake manifold. So, yan. So, kita nyo yung tsura niyan sa intake manifold. So, napakasaya ng mga carbon na yan. So, definitely, iitim talaga ng usok kasi maliit na yung inlet niya para sa pagpasok ng maluwag na hangin o yung cold air. So, talagang kailangan nating linisan yan. So,
So, hello mga kota ulit. Ayan, natanggalan natin yung excess manifold. So, tinanggal na namin tong cover to check. So, medyo madumi na yung ibabaw. Yung langis niya, medyo parang, kala mo, mga truck na pambiyahe. So, hindi ko na-expect yung ganito kadumi. Pero sabi nila niya kasi is 2 buwan pa lang daw itong langis na to. So, ang biyahe lang naman niya is less than 100 kilometers a day. So yan, sobrang dumi ng mga intake port and exhaust ports. So, ayan siya. So, ito yung itsura naman ng intake manifold. Tingnan nyo kung gaano kakapal. So, para naman tayong okay lang sana kung alimango maalige. Pero pag yung ganito po yung intake manifold nyo na maalige, hindi po maganda yan. So, start na natin yung paglilinis. So, maya-maya lang pakita namin sa inyo yung after naming malinis. Kasi pag yung paglilinis, medyo marumi eh. So, napakahirap kumapit ng cellphone. So, ito yung intake manifold niya. Kung gaano kadumi. Ayan. So, yun o. So, try natin nalagyan siya ng flashlight. So, para at least makita nyo. Ayan. Ayan o. Kung gaano kapal o. Kita nyo yung ang kapal niyan. So, linisin lang muna namin. Salamat! So, ayan, nalinis na namin yung 3 major components dun sa, actually, 4 major components ito is kasama yung intake manifold. So, these are the 3 major components. It's throttle body, so nalinis na natin siya. Nalinis na natin yung kanyang carbon deposit zone ng mga suit. And then ito, yung drop line, yung drop manifold, papunta dun sa EGR valve. So, nalinis na rin natin siya. So, wala na rin yung suit. So, kanina, hindi rin yan. So, ito is, nalinis na rin siya. Pero, hindi siya 100%, ha? Kasi, medyo matigas yung ibang suit niya. Pero, at least nandun tayo sa tinatawag na natin na 98% clean yung EGR natin. So, yan yung EGR. Ayan. At, tinanggal ko yung electronic niya kasi lilinisan natin, eh. So, ito is, nalinis na rin. So, ayan. Ayan. Tapos ito nalinis na rin siya. So paglilinis niya is tinanggal din to. Tinanggal namin yung TPS sensor and then the motor ng throttle body na tinatawag din natin ng servo something, servo motor ng throttle body. So babalik na tayo dun sa pagbubuo maya-maya lang kasi on process pa yung paglilinis ng intake manifold. So once done, kakabit na agad namin kasi medyo nagmamadali yung araw sa paglubog. So kailangan natin mabulin yung araw. So next thing is aalisin pa rin namin to. Itong apat na to. Itong apat na injector. To check kung madumi siya or not. Guys, yung intake manifold ngayon, hindi pa naman siya ganun ka-finish yung paglilinis namin. So, just for you to see na iba na yung itsura niya compared kanina na sobrang dilim. So, ayan. So, nabawasan na rin yung mga lahat na halos ng suit dyan. So, intake manifold dyan. So, ang gagawin na lang is, gagawin na lang natin is, i-finalize natin yung cleaning. So, konting sanding lang.
Tapos gasolina. Para sa banda, para medyo mas madali siya matuyo kasi nagmamadali talaga yung araw sa paglubog. So kita nyo naman na malaki na yung difference sa loob. So itong labas is siyempre i-re-sonar natin yun. So sa ngayon inuna lang namin loob. So pagkatapos na to, install na agad natin. Hindi ko na mabibideohan yung kung gaano siya linis, pero at least may install natin. So ayan guys, nabuo na natin, binalik na lahat. Hindi na pinakita ko paano siya binalik kasi kung paano nyo naman tinanggal. Pabalik in reverse naman, ganun nyo lang siya ipabalik. So maandar na siya. So nagbago yung kanyang performance kasi nagbago yung kanyang idle ng konti. Ramdam nyo na may power siya ngayon. Tapos sinabay ko na rin yung linis ng tambutso ng konti. Normally pag sa emission testing ginagawa na lang naman silalagyan ng tubig. So ayan, wala na siyang black smoke. So kung makikita nyo, wala na siyang black smoke na lumalabas. Pero syempre ayan yung mga carbon na natanggal sa kanya nung nagtubig. So wala na siya ngayon na lumalabas kasi tinubigan ko siya na rin para malinis na lang yung carbon dun sa mismong pipeline. Pero hindi nyo kailangan sobrang daming tubig. At least malinis lang yung dadaanan kasi nag-build up na yung carbon. So this is Toyota 2007 Innova. So check the dash. Wala siyang check engine. So ayan, yung SRS niya o yung airbag is probably may diferensya, so hindi natin siya pwedeng galawin kasi normally is yung mga sensor niya may sira o nagblow na yung airbag niya dahil sa biglang lubak. Minsan may mga ganun sensitivity sa airbag, so ibang topic yung airbag. So dito lang tayo sa EGR. So EGR is done, maandar na yung makina, walang check engine upon turning. So isusoli ito sa mayari. And then this time, so eto, job's done. So kailangan natin siyang i-road test or get it sit for idle, then isoli natin sa mayari after that. So maraming salamat. This is Mac Max, mga kauto. Huwag niyong pakaisipin, sasakyan lang yan. Okay, thank you, salamat.